Susuriin na ng Commission on Elections o COMELEC ang mga naisumiting certificates of candidacies at certificate of nominations and acceptance matapos ang 8 araw na inilaan ng komisyon para sa pasahan ng kandidatura para sa 2025 national and local elections. Si Margot Gonzalez sa report. Wala nang tatanggapin na COCs at CONA ang Commission on Elections pagkatapos magsara ang filing period nitong October 8 para sa lahat ng national at local positions. Ayon sa COMELEC, mahigit 43,000 ang naghain ng kandidatura sa buong Pilipinas. Pero ito raw ay mas mababa kumpara sa mga naghain ng kandidatura noong mga nakaraang eleksyon. Yan ay mababa kumpara noong 2022 na meron tayong more or less 47,000 at noong 2019 na meron tayong more or less 46,000 na filers sa lahat ng mga posisyon. Of course, sa kasalukuyan, mas tumaas kasi ang bilang din naman ng ating mga positions na fill upan. Sa kasalukuyan, 18,280 na positions ang ating pupunuan para sa darating na halalan. At yung bilang na yan ay mas mataas kaysa bilang ng mga posisyon noong 2022 at of course noong 2019. Pero ngayon raw ay mas maraming naghain ng kandidatura para sa pagkasundor kung saan umabot sa 184 ang filers kumpara sa 153 noong 2019 midterm elections at sa 176 noong taong 2022. Pagdating sa party list groups, 190 ang naghain ng kandidatura kahit pa nasa 160 lang ang accredited na tumakbo sa paparating na halalan. Yung iba doon, wala naman po silang accreditation sa atin. Yung kanilang mga petitions ay na-dismiss ng komisyon, hindi napagbigyan. Kahit yung kanilang motion for reconsideration ay hindi rin napagbigyan, subalit minarapat nila na mag-file pa rin ng certificates of nomination and acceptance. Dahil nga, ang duty ng COMELEC ay tagatanggap lang muna ng certificates of candidacies and certificates of nomination and acceptance. Wala kaming diskresyon na tanggihan ito. Pero hindi nangangahulugan na nakapag-file yung iba. Sabihin na nating 30 lahat yung dagdag na nakapag-file ng certificates of nomination and acceptance ay papayagan na silang makasamang pangalan sa listahan, hindi po dahil wala silang accreditation. Para sa COMELEC, generally peaceful ang filing period. Meron lang daw kakaunting insidente tulad ng COC snatching sa Negros Oriental para hindi makatakbo ang kalaban nitong aspirant. Magsisimula na ang COMELEC sa pagbusisi ngayon ng mga COCs at CONA na kanilang tinanggap. Ito ay para daw agad na madeklara ang mga nuisance candidate at mga individual na hindi dapat magkaroon ng posisyon sa gobyerno. Ang lahat ng mga hard at soft copy ng COC sa lokal ay i-deliver o isasubmit yan sa main headquarters ng COMELEC sa Manila simula bukas. Mailalabas ang listahan ng mga COCs pagkatapos ng 2 linggo sa official website ng komisyon. Target ng komisyon na mairesolba ang nuisance cases bago mag-Disyembre. Sandala, wala namang nakikitang problema ang COMELEC sa inihaing COC at CONA ng senatorial aspirant na si Pastor Apollo C. Quiboloy sa ilalim ng Workers and Peasants Party o WPP. Ayon kay Chairman Garcia, ang CONA ni Pastor Apollo ay nilagdaan ng authorized signatory ng isang paksyon ng WPP na Tolentino Wing sa pamamagitan ni Mark Christopher Tolentino. Ang gagawin ngayon ng COMELEC ay re-resolbahin kung saan sa 2 paksyon ng partido ang lehitimong WPP kung saan ang isang paksyon nito na Arias Wing ay tinangging nilagdaan nila ang kandidatura ni Pastor Apollo. Nakapagsumiti na rin ang 2 paksyon ng dokumento na sila ay authorized signatory. Kung hindi man ang Tolentino Wing ang idideklarang lehitimo ng komisyon, ay maidideklara lamang na independent candidate si Pastor Apollo at hindi ito ground para sa kanselasyon ng kanyang COC. Isinasantabi din ni Garcia ang isyo ng perjury o pagsisinungaling sa sinumiting CONA ni Pastor Apollo. Di rin anya ground for cancellation kung ang isyo ay dahil lamang sa kanyang CONA. Kung ang problema lang naman ay CONA, I doubt po preliminarily kung yan ay magiging basihan ng pagka-cancel ng candidacy. Sapagkat parang ikinasal din po yan. Yung ikinakasal, naniniwala kayo nagkasal sa inyo ay merong authority to solemnize marriage. Yung pala wala, hindi naman pala tunay na pare, hindi naman pala tunay na ministro nagkasal sa inyo. Ang paniniwala nyo ay tunay sila. Ang sabi ng batas, ang iyong ang kasal ay valid. Pero pwedeng kasuhan yung nagkasal.
Siyempre sa paniniwala niyo may authority siya. Ganun din po naman minsan sa isang kandidato. Kumuha ka ng kona ng isang political party. Ang paniniwala mo, autorisado yung mismong nag-issue sa'yo ng kona, yung pala naman ay hindi. Sapagkat official nga siya ng partido, hindi naman sinabit ang kanyang pangalan bilang official signatory. Hindi pala siya ang nakalagay sa amin. Ang may final say kung sino official signatory kami, alisin na muna natin yung issue ng perjury sapagkat lumalabas. Kung ako yung nag-file ng candidacy, may basihan naman pala yung aking kona sapagkat may nagbigay ng mismong nasubmit naman pala sa COMELEC on time na nasubmit. So, kung sino sa dalawang grupo, tsaka namin i-resolve later. Para sa Diyos at Pilipinas Kumahal, Margie Gonzalez, SMNI News.